Good morning. Ohayo. So, it's been a long time again to be back again from my YouTube channel. Ayan, it's been 3 years, I guess. Siguro huminto ako noong 2020 ng pandemic. Yeah, kasi alam nyo na, marami rin pinagdaanan dahil sa pandemic, stress, schools, ayan. At ngayon, dito na ako sa Japan, nagtatrabaho, and graduate na rin ako. Noong 2020 siguro, nasa second year pa lang ako noon. Nung bumunta ako ng Japan din, 2019, first year pa lang ako, at ngayon, graduate na. Kaya yun, nandito na ako ngayon sa Japan. Nakikita nyo, makapal akong and sa pamangkin ko pa yan na damit, diba, kasya sa akin, bata lang. Charot. So it's been 3 weeks since we came here in Japan. Pumunta kami dito mga November 7, Monday. Andito na kami sa Japan, kasama ko yung boyfriend ko nga. Ayun lang, dito na rin siya nagtatrabaho at dito na rin kami, nagsisimula ng aming YouTube. Bumalik ulit ako sa pag-YouTube. Kasi, ang dami nagsabi sa akin na ibalik mo na yung YouTube mo. Kailangan ka mag-YouTube ulit. Mag-YouTube ka dyan sa Japan. Kaya yon, sige, mag-YouTube ako para sa inyo. Yan ang gusto nyo eh. Charis. Hindi. Panganit lang naman. Diba? So, ayan. Ang dami na ding nangyari dito. Nagtrabaho na kami. Tapos tuwing linggo, namamasyal ng mga pamilya ko. Ayan, dami ko na din napuntahan. Kasi dati nang unang punta ko dito, 1 week lang ako. Then, pumunta kami sa Disney Sea, Tokyo Sky Tree, tapos sa, saan ba yun? Basta yun. Isa, Shibuya. Yeah, Shibuya. Ayun, tas ngayon, marami na ako napupuntahan. Kaya, so happy, I'm so blessed na bumalik ulit kami dito para dito na kami magtrabaho. I'm so thankful talaga. Ayun nga, kaya din siguro ako tumigil sa pag-YouTube dahil nga marami rin akong napagdaanan na stress ng pandemic. Kasi nga pandemic, hindi ka makakalabas. Ano gagawin mo sa bahay? Magpa-vlog? Wala namang ka ano-ano, diba? Pero masaya din naman noon kasi may mga dumating sa buhay ko. Like my dogs. Yes. Mahal na mahal ko yung mga dogs ko na yan. Ang unang-una ko talaga ng dog nung before pandemic, si Chonga. Yan, yun yung unang-una kong dog. Hindi naman siya sa akin. Sa boyfriend ko siya. Pero pag pupunta ko sa kanila, malapit siya sa akin. Talagang nilalapitan niya ako. Like parang amo niya din ako, ganon. Sinasalubong niya ako. Mabait naman siya. Malambing. Sobrang lambing netong asong tong. Kahit aspin lang siya. Hindi siya lang na aspin. Pero mas sobrang lambing niya. Ibang-iba siya sa mga aso ko. Actually, foreign dogs ko. Si Jonga, nung before pandemic. And si Oreo, yung pangalawa ko, na boy siya. Ito si Oreo. Ganun din. Sa boyfriend ko naman din siya. Kasi ayaw talaga ng mga family ko ng malalaking dogs. Kaya sa boyfriend ko na lang siya. Kaya yun, mabait din yan si Oreo. Para na siyang kagaya ng boyfriend ko na mahilig sa motor. Marunong siya sumakay sa motor. Marunong siya umangka sa motor. Marunong siya mag-balance. Lahat marunong siya. Kaya niya. Kaya yan yung mga dumating sa akin nung pandemic na talagang napaka-bless ko. Sila yung nagpapasaya sa akin. Na talagang yung hindi ka makalabas ng bahay. Ayan, sila yung dumating sa buhay ko. And lastly, 1 year na din siya sa akin, pero nasa Pilipinas siya ngayon kasi nga nandito ako sa Japan. Si Hershey. Yan yung pinaka-baby ko talaga. Yan yung bunso ko. Na-love ko yan, na-spoiled sa akin yan. Dumating siya sa akin noon November 25. So, 1 year na nasa buhay na namin si Hershey. Nung niregalo siya ng boyfriend ko, kasi alam niya talaga may lang ako sa aso. Niregalo siya ng boyfriend ko na
as a gift. Kasi naalala ko yung araw na yun, nag-away kami. Tapos kinabukasan, niregalohan niya pala ako ng aso. Yun na pala yung plano niya nung 1 week na yun. Tapos nung binigay niya na sa akin, sobrang nagulat ako. Kahigising ko lang nung dumating na si Hershey sa buhay ko. Sobrang baby pa siya. Like 1 month pa lang siyang pinanganganak. Kaya I'm so happy na dumating siya sa buhay ko. Nasa akin na siya. Sa bahay na siya nakatira. Kasi yun naman, okay lang naman si Hershey na maliit lang. Kasi yun yung okay sa papa ko. Ayun, masaya siya. Siya yung bumuhay sa pamilya namin na napakatahimik. Alam niyo yun. Siya yung bumuhay sa pamilya namin. Talagang, alam niyo yun na pagka nauuwi ako, may sasalubong na sa akin. Kasi dati nung pag-uwi ako, lalang. Kita lang ako nakauwi, okay na. Pero, I'm so happy na dumating na si Hershey sa buhay ko. Siya yung nagpapasaya sa mga stress kong buhay. Dami kong napagdaanan sa pag-school. Ay, si Hershey nandiyan lang sa tabi ko habang nag-online. Yan. So happy talaga na dumating na si Hershey sa buhay ko. Siya na yung nagpapasaya sa akin. And ayun, syempre love na love ko. Kasi siya talaga, siya ang buhay ko. Siya yung nagpapalakas sa akin. Ngayon, miss na miss ko na nga yun eh. Hindi ko na lang masyadong inisip kasi mas nalulungkot. Baka malungkot. Ayun, and lastly, yung pang-apat kong dog, si JM. Since sa kasin ko siyang dog, binigay siya sa amin kasi nga daw nalulungkot siya sa kanila. So, binigay siya sa amin para naman may kasama siya. Ayun, at yun ang laging kasama ni Hershey. At yun laging kinukulit ni Hershey na si JM. Ayaw kay Hershey. Ayaw niya kasi sobrang kulit na ni Hershey. Kaya, ayun. Nandun na siya sa amin. Mag-iisang taon na din sa amin si JM sa January. Kaya, ayun, I'm so happy na kahit mapaano may kasama si Hershey, hindi siya malulungkot, diba? Kasama na rin namin si JM. Ano siya, 2017 siya nandun sa pinsan ko. So, 2022, itong taon, siya binigay sa amin. Ayun. So, happy lang na dumating sa akin yung mga aso ko na yan sa buhay ko. Talagang mahal na mahal ko yung mga dogs ko. So, ayun. Ayun yung mga nangyari sa akin ng mga panahon ng pandemic. Sa pag-aaral ko, okay na. Tapos na, graduate na. Wala nang problema. Wala nang i-stressin. Ayun, wala na lahat. Kaya okay na ako ngayon sa buhay ko. Masaya na ako. Iniisip ko na lang ngayon yung bagong chapter ng buhay ko. Yung future ko, future namin, lahat. At sa pamilya ko. Ayun. So, again, ayun, watch nyo lang yung YouTube ko. Itong mga day in a life ko, mga ginagawa ko ngayon, nung pag namamasyal kami. Ayun. So, ayun.